minsan may isang nangarap. Nangarap ng isang malayang pamayanan. Ng isang maunlad na siyudad. Pangarap na unti-unting nagkaroon ng katuparan. Pangarap na buhay ang naging kapalit. Pangarap na muling binuo at ipinagpatuloy. Pangarap na dumaan sa matitinding mga pagsubok. Ang aming kamay na ang lubusang katuparan. Subalit, nasaan na ba tayo? Ano? Mahigit 4 billion pesos ang utang sa kuryente ng PUD? Nagbabayad naman kami ng kuryente pero bakit may utang? Pinaglaban ng matandang gordo ng PUD. Pero binenta nung anak. Public hospital nga, kulang-kulang naman sa gamot. Ang dumi-dumi na ng ulong na po. Ginawa tayong tambakan ng basura ng Pampanga. Nasaan na ba ang katuparan ng pangarap na pinagbuwisan ng buhay, pinagsikapan, at pinaglaban? Nauwi na ba sa wala? Sa tapat na gobyerno at pagkakaisa ng taong bayan, maaari natin ipagpatuloy ang mga nasimulang pangarap. Plano para sa edukasyon. Ang edukasyon ay susi sa kaunlaran. Dapat ang lahat ng mga bata ay nakakapag-aral. Sa tamang paggamit ng pondo, makapagtatayo tayo ng mga karagdagang pampublikong silid-aralan at mabibigyan ng insentibo ang ating mga guro na nagsisilbing gabay ng ating mga anak. Palawigin din natin ang skills development training na naaangkop sa pangangailangan ng panahon. Mas malaki ang pagkakataon natin makahanap ng trabaho o pangkabuhayan kung may sapat na edukasyon. Plano para sa tapos. Ibalik natin ang pagmamalasakit ng ating pampublikong ospital. Mapagkalinga at umuunawa lalo na sa mas nangangailangan.
Gawin nating abot kaya at available ang gamot sa parmasya sa loob ng ospital. Bigyan natin ng insentibo ang mga doktor para mabawasan o malibre pa ang singil sa professional fees. Palakasin natin ang ating mga barangay health centers bilang pangunahing mangangalaga sa maliliit na sangay ng ating komunidad. Magkaroon ng madalas na medical mission sa ating mga barangay para masiguro ang pagiging malusog ng ating mamamayan. Plano para sa karapatan ng tao. Paigtingin ang karapatan at pribilehyo ng senior citizens sa pamamagitan ng mga makabuluhang proyekto upang sila ay sumigla at sumaya. Bigyang pansin ang mga pangangailangan at hinaing ng mga taong bayan. Ipatupad ang karapatan at pribilehyo ng mga sektor tulad ng persons with disabilities at solo parents. Alagaan din natin ang mga kabataan na walang tahanan at walang pamilya upang sila'y lumaking maayos at kapaki-pakinabang. Ipagpatuloy ang mga proyekto ng national government para sa mga pamilyang nahihirapan tulad ng fall fees. Plano para sa trabaho at pangkalihay. Palawigin ang mga batas ng lungsod na aayon sa kapakanan ng mga manggagawa at lokal na mga ngalakal. Kung may suporta ang gobyerno sa maliliit na mga ngalakal, sila'y mabibigyan ng pagkakataon umunlad. Katumbas ay paglakas ng ating lokal na ekonomiya. Isusulong ang ordinansang magbibigay pagkakataon sa mga edad 40 pataas na magkaroon ng pangkabuhayan sa pamamagitan ng self-employment o trabaho. Ibalik din natin ang nasimulang pangarap na gawing Freeport City ang Olongapo. Plano para sa pabahay. Ang pabahay ay isa sa mga pangunahing pangangailangan natin na sa ngayon ay hindi nabibigyan ng prioridad. Marami na tayong iniisip sa pang-araw-araw, ngunit ang sarili nating tinutuluyan, wala tayong kasiguruhan. Karamihan sa mga bayan sa Olongapo ay walang titulo. Gagawa tayo ng komprehensibong pagpapatitulo ng lupa upang masiguro ang inyong tirahan. Simulan din natin ang mga proyektong pabahay na abot kaya ng mga ordinaryong mamamayan. Plano para sa kalikasan. Kailangan mabigyan ng proteksyon, reservasyon at rehabilitasyon ang ating kalikasan. Karamihan ng ating lupain ay kabundukan na kailangan pangalagaan. Simulan ang tama at wastong dredging. Sa pamamagitan nito, mapapalalim ang ating mga ilog at tulong iwas baha. Gawin parte ang mga barangay sa solid waste management. Bigyang pansin ang mga lugar na walang maayos na supply ng tubig. Ipagpatuloy ang pagtutol sa mga industriya na alam natin nakakasira sa kalikasan at kalusugan. Plano para sa sino at kultura. Mayaman ang Olongapo sa kasaysayan na dapat natin buhayin at ipagmalaki. Maraming magagaling na talento ang Olongapo na dapat natin mabigyan ng entablado sa musika, sayaw at iba pa. Tulungan din natin na mapanatili ang kultura ng katutubo at iba pang mga sektor. Magsagawa tayo ng mga art, music at film festivals at pagtulungan natin na maging arts and culture capital ang Olongapo sa ating rehiyon. Plano para sa turismo. Biniyayaan tayo ng Diyos ng Subic Bay, kaya paunlarin natin para sa pag-akit ng turista. Gawin nating water sports tourism area. I-organisa natin ang ating mga bangkero, katuwang na mga resort owner para mapaganda ang dagsa ng turista dito sa Olongapo. Ang kalawakan ng Olongapo ay kabundukan na mayroon magagandang tanawin na dapat mapanatili. Ito ay pwede natin gawing ecotourism destinations. Pag marami ang turista, lalakas ang kabuhayan at trabaho sa Olongapo. Plano para sa kapayapaan at kaayusan. Nakakalungkot na sa panahon ngayon, tumataas ang krimen sa Olongapo. Pati sarili natin mga pulis na sinasakripisyo ang kanilang mga buhay ay binabaril. Sa ngayon ay mahina ang suporta ng lokal na pamahalaan sa kanila. Suportahan natin ang ating kapulisan para magawa nilang mabuti ang kanilang serbisyo sa atin. Lagyan natin ang pulis sa bawat barangay para mabantayan ang kabuuan ng ating lungsod. Hikayatin din natin na makilahok ang iba-ibang sektor upang masugpo ang kriminalidad. Tapat na gobyerno. Ang lahat na ito ay magmumula sa tapat na gobyerno. Gobyernong magsisilbi at magiging gabay tungo sa pagbangon ng ating bayan. Palakasin natin at suportahan ang ating mga barangay na unang takbuhan ng ating mamamayan. Bigyan natin ng kapangyarihan ang taong bayang makilahok sa pagpapatakbo ng lungsod. Ayusin natin ang sistema sa pamamahala at bigyan natin ng wasto at mabilis na serbisyong nararapat sa ating mamamayan. Minamahal ko mga Olongapo.
Nais kong ipagpatuloy ang isang pangarap. Pangarap na nasimulan ng aking lolo kasama ng taong bayan. Ito ay maiangat ang antas ng pamumuhay sa Olongapo. Ang desisyon kong tumakbo bilang mayor ng Olongapo ay dahil sa kasalukuyang mali at di makakarungang mamamahala sa lungsod. At kailangan may managot sa mga katiwalaan na gagawin. Ang pag-gobyerno ay bigay buhay, hindi hanap buhay. Ito ay pinahahalagahan hindi lamang sa salita o patalastas, kundi sa gawa. Naniniwala ko na may tangal ang mga Olongapo at alam ko na hindi nila tayo magbibili at hindi papayag sa maling pag-gobyerno sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng talino at tamang desisyon na galing sa puso at isip. Samahan niyo ako sa aking laban. Laban para wakasan ang di makatarungan at maging pamamahala. Lalaban tayo para sa ating kayang servisyong pangkalusugan. Lalabanan natin ang kahirapan. Lalabanan namin ang mga kawatan. Lalabanan namin ang sinumang wawasak sa ating kalikasan. Lalabanan natin ang sinumang magbubulo sa ating katahimikan at kapayapaan. Ang laban natin ay laban ng ulo. Sa gabay ng Diyos at sa tulong ninyo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang pagsindihan ang aking mga kababayan. Ako si Juan Sigoldo de los Reyes, tumatakbong mayor ng Olongapo. Sa ngalan ng Diyos at ng aming bayan, maglilingkod ako ng tapat at hindi ako magkakaya.